Maaga pa lang marami ng estudyante sa Batasan Hills National High School. Nakatanggap pa ang ilan ng libreng sopas na almusal. Pero ang kanilang unang flag ceremony, hindi dinasa kwadranggal ng eskwelahan kundi sa kanilang mga silid-aralan. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, hindi raw kasi kasya sa labas ang nasa 8,000 estudyanteng nasa first shift. Ang ginagawa namin para walang flag ceremony sa court is classroom-based siya. Innovation natin yan para at least maiwasan natin clogging dyan sa labas. Sapat naman ang bilang ng kanilang mga guro at silid-aralan. Ang ilang magulang sa Villa Verde Elementary School maagang naging abala sa pagbubuhat ng mga upuan. Ang ilang silid-aralan kasi, wala pang halos laman. Ayon kay Principal George Melegrito, kagabi lang dumating ang huling delivery ng mga upuan, kaya hindi na naayos. Sa Jacinto Zamora Elementary School sa Pandacan, Maynila, nasa 4,000 ang pinagkakasyang estudyante. Doon din kasi muna nagkaklase ang mahigit 1,000 mag-aaral ng bagong Diwa Elementary School na sasailalim sa renovation. Sa pagbisita sa Quezon City High School na Education Secretary Leonor Briones, sinabi niyang hinahabol pa rin ng DepEd ang kakulangan sa mga silid-aralan. 85,000 classrooms ang inaasahang madaragdag ngayong taon. 27.7 million ang inaasahang bilang ng mga estudyante ngayong taon, mula kinder hanggang grade 12. Pero ayon sa DepEd, 97% ng achieve ang teacher-student ratio sa buong bansa. Nabanggit din ni Briones ang paglalaan ng 8 billion pesos para sa computer sa tablets ngayong taon. Pero admittedly, at sa kakita naman natin, ang NCR is one problematic area. And it's not completely DepEd's neglect. Mm-hmm. It's because, una, sa classrooms, we have really a problem of buildable space. Ang MMDA naman nanita rin ang mga pasaway sa Batasan, Quezon City. Kahit laging sentro ng operasyon ng lugar tuwing unang araw ng pasukan, may mga lumalabag pa rin. Tinikita ng mga dumara ang jeep at tricycle na overloaded. Inimpound naman ang 4 na tricycle na natuklasang walang prangkisa. James Agustin, GMA News.